Yan. So, thank you so much. Good afternoon sa ating lahat. Ngayon pa lang, may pumapasok pa, di ba? Ngayon pa lang, binabati ko na kayo na congratulations. Kasi lahat po nang nandito sa link ay masasabi na po natin na completers. At the same time, kayo po ay pumasa na sa portfolio assessment. O, di ba? Palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Di ba? Wala bang virtual class. Ah, galing. So, ibig sabihin, yung portfolio nyo ay pasok na. Okay. So, alam nyo naman ang hirap natin noon sa paggawa ng portfolio. Kasi kami teachers nyo, sobrang hirap na hirap talaga kami. Halos hindi kami natutulog sa totoo lang. Sobrang stress nga namin ni ma'am. Di ba, Pio? Hindi na kami natulog talaga. Naranasan namin yan. Diba? So, nagbunga naman. Di ba, no, Ma'am P? Nagbunga naman yung ating... Yes, ma'am. Balik po ako doon sa paghihirap sa portfolio. So, totoo po, lahat tayo naghirap. Lahat tayo ay gumastos. In short, lahat po tayo ay nagsakripisyo para po sa portfolio na yan. So, bakit po kami nagpatawag ng meeting? Kasi ayaw po naming masayang yung efforts natin pare-pareho. Diba? Kaya po kami nagpatawag ng meeting para ma-inform din kayo, ma-orient kayo kung ano po yung mga pwede ninyong isagot kapag po kayo ay tinanong. Diba? So, alam ko naman na kayong lahat ay magagaling. Yung ibibigay sa inyo na reading and writing test, kayang-kaya niyo yung lampasan. Diba? Sa kalayaan at saka sa 177 last time, nagpabasa ako doon, diba? Binabasa ko kayo, tapos nagtanong ako ng question tungkol doon sa pagkakaunawa ninyo doon sa inyong mga binasa. So, probably, yung inyong reading and writing test ay ganun din ang mangyayari. Hindi lang pa kami sure kung ano ba yung sistema, kung ito ba ay online, kung kayo ba ay magbe-video na lang, or kung live, or face-to-face, hindi pa namin alam. So, at least, by now, meron na kayong idea kung ano yung susunod na mangyayari sa inyo. Okay? At alam ko naman na maipapasa nyo yun, kaya nyo yun. So, magbabasa lang naman kayo, sasagutin ninyo yung questions after nung bawat story. Okay po? So, tips lang din pala, pag in-interview kayo, make sure po na huwag kayong kakabahan. Bakit? Kasi kapag kinabahan kayo, ang tendency niyan, pwede kayong ma-mental block. Diba? Tapos, pag kana-block na kayo, wala na. Ngingiti-ngiti na lang kayo. Di na kayo magsasalita. Ma'am, pwedeng next question na lang. Okay. Mortal sin po yon sa revalida ngayon. Kung last year, pwede yon. Ma'am, pwede pong next question. Ngayon po, hindi. Mortal sin pag nagsabi ka na, ma'am, next question na lang. Ma'am, hindi ko po alam. Mortal sin po yon. Pakiusap lang. Huwag po kayong sasagot ng ganon. Kasi po, may nakalagay po tayo ngayon sa memo na failure to answer at least 3 questions doon sa 5 binigay ng DepEd, ibig sabihin po nun, failed po ang inyong remarks. Ibig sabihin, bagsak po kayo. So, yung paghihirap po natin sa portfolio, yung sakripisyo natin doon, yung gastos natin doon sa portfolio, ganun. So, kailangan, bago tayo humarap sa interview, ready tayo. At alam ko naman na ready kayo kasi, di ba, nag-underwent naman kayo ng ALS intervention, di ba? Tapos isa pa, alam ko na ang mga gawa ninyo sa portfolio ay talagang kayo ang gumawa, kayo ang sumagot. Di po ba? Lalo na yung life skills, talagang pinaghirapan yan. Pati yung activity sheets na binigay ko sa inyo, alam ko na kayo ang gumawa nung mga yon. So, ako po bilang teacher po ninyo, sa ngalan din po ni Ma'am Pio, kami po ay confident na kayo po ay papasa sa interview. Okay? So, meron po ako ditong ipepresent sa inyo na tips sa pagsagot sa revalida question. Okay?
So kung mapapansin niyo po dito sa ating picture, sa ating slide, meron po tayong dalawang pictures dyan. Una, yung FLT learner score sheet sa kaliwa at yung score sheet sa kanan. Okay. So, score sheet po ay isinasama po yan sa ating presentation portfolio. Okay? Ngayon, sa portfolio ninyo, kailangan dalawa yung score sheet na makikita doon. Diba? Okay. Tapos, ano pa? Sa questions po sa interview, what was your overall score in the pretest in your FLT and its equivalent literacy level? Okay. So, isa-isahin natin yung mga terms na nandito sa question. Ano-ano po yon? Una, overall score. Ano po ba ibig sabihin ng overall score? Diba? Ito yung total score, kabuuang score ninyo sa FLT. Di po ba? Okay, yung next term natin ay yung tinatawag natin na pretest. Pag sinabi nating pretest, ito po ay unang test o unang beses na nag-take po kayo ng FLT. Okay po? And then next, yung term po na FLT. Ano po ang ibig sabihin ng FLT? Functional Literacy Test. Okay? Ano po yung FLT? Ito po yung unang test na binibigay po ni teacher sa learner. Diba? Diyan po namin malalaman kung ano po yung level ninyo. Kung kayo ba ay pang-elementary at kung kayo ba ay pang-high school. So, nandito na ako sa FLT, diba? Sabi ko, ang Functional Literacy Test, ito yung unang test na binibigay ni IELTS teacher sa learner, diba? At dyan din namin malalaman kung ano yung inyong equivalent level. Okay, kung kayo ba ay junior high, advanced elementary, or kayo ay pang senior high. Okay? So, dito po, ito yung last term natin, equivalent literacy level. Katulad ng binabanggit ko po kanina, dito po nyo yung titignan. Level 4 intervention. SHS, JHS, or AE. Okay, kapag elementary naman, marami pa yung breakdown. Marami pang kategorya yan dyan. Okay, so tingin kayo dito sa score sheet ni learner. Tignan nyo itong ano, itong nandito. Yung nasa kaliwa, ano po yung score niya? Diba yan ay 64. Dito naman sa kanan ay 81. Usually, pag sinabi nating pretest, unang test, so okay lang kahit na mababa yung score ninyo sa pretest. Okay? Pero, kapag ka ang score ninyo sa post-test ay mababa, mas mababa lalo na sa pretest, ibig sabihin nun, babalik po kayo sa IELTS. Hindi po kayo pwedeng ma-promote sa next level. Nakuha po. Kaya po importante ang pretest at post-FLT sa portfolio ninyo. Okay, so balik tayo sa question. What was your overall score in the pretest in your FLT and its equivalent literacy level? So pag tinanong yan sa inyo, hanapin nyo kaagad yung score ninyo sa unang FLT ninyo. Nandito po yon sa kaliwa. Tinakpan ko yung pangalan ni learner. Ang score niya po ay 64. At ang follow-up question niya, ano yung equivalent literacy level? Ano po yung nakalagay dyan? Junior high school or JHS. Okay? So meron tayong range. Paano malalaman kung ang score ay pang junior high o kaya yun ay pang senior high? Okay? So sa elementary at high school, ganyan din yan. Okay po? Basta titignan ninyo yung overall score plus yung nasa kanan nun, yung equivalent literacy level. Kung hindi ninyo alam yung scores ninyo, aba, magtanong kayo sa teacher. Pero pag hindi rin nasagot ni teacher yon, dapat kasi pinicturan ninyo. Diba? Or hiningi ninyo kaagad yung score ninyo sa FLT.
Okay? So mamaya, magra-random ako ha, tatawagin ko kung sino yung sasagot ng questions ko. Okay, so ito yung first question. Next question. What learning goals were stated in your individual learning agreement? Ayan. Naalala nyo, gumawa po kayo ng individual learning agreement. Di po ba? At yung individual learning agreement na yan, naglista kayo ng learning goals. Okay, question lang. Saan po kinuha ang learning goals? Sa learning strand. Learning strands? Ano with pa? Business strategies. Mm-hmm. Saan kinuha ang learning goals? Learning check. Sa module, ma'am, ng ano? Ng 1 to 9. Sa module? Okay. Ano pa? Diba po sa learning checklist, ma'am? Yes, sa RPL4 o sa checklist. Very good. Yung sumagot, alam niya yung sinasabi niya kasi ginawa niya. Diba? Base doon sa binigay kong video kung saan kukunin ang ila. Okay. So, what learning goals were stated in your individual learning agreement? Tatlo ang pwedeng pagkuhanan ninyo ng ila. Una, learning goals from your FLT results. Okay? Diba nag-test kayo ng FLT, meron dong mga competencies na nakita ni teacher. Kaya yun yung pinagawa sa inyo na mga activity sheets. Nakuha niyo po? Diba nag-test kayo ng FLT, tapos pinagawan kayo ni ma'am ng work samples. Di po ba? Kasi po, yun po yung nakita po ni ma'am na kailangan nyo pong aralin. So, unang-una, saan galing ang learning goals ninyo na nilagay sa ila? Ito po yun, number one. Galing po sa inyong FLT result. Okay? Pangalawa, saan po galing yung learning goals na nilagay ko po sa individual learning agreement? Nandito po yun, sa learning goals mula sa inyong RPL4 Learner's Checklist of Competencies. Okay. What specific learning goals ang nilagay natin, ang sinama natin sa individual learning agreement? Sige nga, kung talagang pinanood yung video from RPL4, ano ang kukunin nyo doon na learning goals? Naku, wala na. Ayan, di na sumagot. Paano yan? Ngayon pa lang. Paano po, ma'am? Yung kauna ng pagbukas ng set, tapos dun po sa ibaba. I'm referring to the learner's checklist of competencies. Diba yung yes. Nag-check-check kayo? Yes, ma'am. Alin doon ang kinuha nyo? Ma'am, ako po, ma'am. Ayan, yeah, sumagot ka. Yung kinuha ko po, ma'am, doon is yung nasa hanay B at saka nasa hanay C. Very yung good. Hanay B po is means meron akong karanasan pero gusto ko pa pong matutunan. At yung C, gusto ko pong matutunan ito. Okay, very good. Ibig sabihin po nun, ang ilalagay nyo po sa ila ay yung mga competencies o learning goals na gusto nyo pong aralin. Okay? At yung nakita po ni teacher na kailangan nyo pong aralin. Kaya dyan po papasok yung learning goals from your IELTS teacher. Okay? So pag tinanong kayo sa interview sa Revalida, ano yung mga learning goals na sinulat mo doon sa ila? Ito po yung pwede mong isagot. Kung ang kinuha mo ay sa FLT result, yun ang isagot mo kay interviewer. Okay? Kung ang ginawa mo naman, katulad ng ginawa ni Leia, ay kinuha niya sa RPL4, sa B at C ng RPL4, yun yung pwede niyang isagot. Okay?
Pwede rin naman nating isagot doon ay yung learning goals na galing kay teacher na pwede nyo rin sabihin na galing din talaga sa RPL 4. In short, lahat po ng competencies na ilalagay sa individual learning agreement ay galing po dapat sa RPL 4. Okay po? Nagkakaintindihan po tayo? O sige, mamaya. Check natin kung may natutunan kasi tatanungin ko isa-isa mamaya. Okay? So yun ha, lahat ang basis natin dito ng individual learning agreement ay yung inyong RPL 4. Okay po? Next! Yan, ito yung sinasabi ko kanina na learning goals sa ILA na galing ng FLT. Ayan, kung nagkamali kayo doon sa question, di ba magkakaroon siya ng red. Tapos, kaakibat nung pulang marka na yan, meron siyang nakalagay na competency. Ibig sabihin, yung competency na yan, ito, compose clear and coherent sentences. Yan po yung learning goal na pwede ninyong ilagay sa individual learning agreement. Okay po? And then, yung isa, ito po yung sinabi po ni Leia. Lahat po ng learning goals, ito po yun, no? Lahat ng learning goals na chinekan ninyo sa B at C, yun yung ilalagay ninyo sa inyong individual learning agreement. Okay? At yung isa naman na binigay sa inyo ni teacher from your RPL 4, kaya kayo binigyan ng work samples at other related activities, ay dahil nakita niya yon sa inyong RPL 4. Maliwanag po ah. So pag tinanong ni interviewer, ano yung mga nilagay ninyong learning goals sa ILA? Isipin nyo na kung ano yung mga isasagot ninyo. Okay? So ang pinaka-safe na sagot, yung galing sa B at C ng RPL 4. Kasi lahat doon ang bagsak sa RPL 4. Maliwanag po? Okay. Silence means yes. Diba? Okay. Eto na. What are the contents of your portfolio? So sa Tagalog, ano daw yung nilalaman ng inyong portfolio? So unang-unang laman ng inyong portfolio ay ano po? ALS forms. Diba? Okay. Ano pa yung laman ng inyong portfolio? Yung inyong work samples. Diba? Lahat naman kayo, ganun ang ginawa. Diba po? So, pag tinanong kayo, ano yung laman ng inyong portfolio? ALS forms po at saka yung mga work samples po namin. Okay. So may follow-up question yan. Ano-ano ba yung mga ALS forms? Ayan, isipin nyo na kung ano yung mga ALS forms ninyo. RPL 1, RPL 2, RPL 3, RPL 4, Individual Learning Agreement, ano pa? Tsaka yung Record of Module Use. Yun yung inyong mga ALS forms. Plus, yung enrollment form. Kasali yun sa ALS forms. Okay? Now, pag tinanong naman, okay, so pasado ka na dyan sa ALS forms. Ano naman yung mga sinama mong mga work samples? Ayan, so marami nang natatameme dyan. Ano ba yung work samples ko? Diba? Hindi ko na matandaan. Ano ba yung mga pinaggagawa ko dun sa portfolio? Ma'am, nag-module kami, ma'am eh. Ma'am, nagpa-quiz si ma'am. Ma'am, nagpagawa po ng activity si ma'am. Lahat po ng binanggit ninyo, module, quiz, tula, essay, ano pa ba? Activity sheets. Lahat po yon ay kabilang po sa work samples. Maliwanag po ha? Siyempre, si interviewer,
hindi siya satisfied sa sagot mo na yun ay module, quizzes, activities, magtatanong ulit si interviewer sa inyo dyan. Magbigay ka nga ng work samples mo. O yan. Isipin mo na ngayon kung ano yung mga work samples na ginawa mo doon. Okay? Ma'am, meron po ako doon ginawang essay tungkol po sa ganito. Dapat kabisado mo. Dapat confident ka. Kasi kung talagang ikaw ang gumawa, masasagot mo yan. Okay? Ano pa? Ma'am, meron po ako doon na module. Anong module title nun? Pag-alam sa balita. Diba? Ginawa nyo naman talaga yon. Okay. So, yun yung mga pwede ninyong isagot dyan sa question na yan. Okay. So, ngayon pa lang, mag-isip na kung ano yung mga possible na isasagot sa questions. Kasi mamaya, magro-roleta ako kung sino yung tatanungin ko. Diba? Okay, sige. Next question. Cite at least 3 best work samples across 6 learning strands which you are most proud of. Okay, magbanggit ka raw ng 3 best. Pag sinabi nating best, ito yung talagang nagmarka sa'yo. Hindi mo to makakalimutan na work sample kasi talagang ginawa mo to. Pwedeng pinaghirapan mo, pwedeng nagkaroon ng impact sa buhay mo. Yun yung mga pwede mong gawing sample dyan. Diba? Okay. Syempre may kaakibat yan na tanong. 6 learning strands. So dapat kabisado nyo rin po kung ano po yung ating 6 na learning strands. Diba? Ano po ba yung ating 6 na learning strands? Naku, tatanungin ko yan mamaya. Pag hindi nakasagot, bagsak. Sana ba yun? Ay, wala. Hindi ko na ilagay dito yung 6 na learning strands natin. Ano-ano yung ating 6 na learning strands? Yes, Riza! Filipino, English, math. Oh, kulang, kulang. Hindi yan ang tamang pangalan. Learning strand 1, English, Filipino. Learning strand 2, kulang. Life and career, skills. Teka lang, sabihin muna ako anong learning strand at anong specific na pangalan. Magbigay ng isa, Riza. Isa lang. Learning strand 2, science. Teksan mo yung... Learning Strand 2 Science, para mulya tayo. Yun ba yung talagang pangalan? Oh, sige, Roxette. Wala? Naku. Angel. Learning Strand numbers. Not po ba, ma'am? Isa lang. Teka lang, mamaya ka na, Roxette. Si Angel muna. Learning strand number 6, digital citizenship. Okay, isa na siya. 1 point na. Ano pa? Yes, Andre. Life skill work. X kagad. Roxette. Scientific ka, LS2. Communication skills, Filipino at English. Okay. Learning strand 2, scientific literacy. Teka lang, isa Roxette, huwag mong bakyawin. Oh, learning strand 1 daw. Learning strand 1, communication skills in English at Filipino. So, dalawa yun ah. Ano pa? Filipino. Dalawa pa lang. Ako muna. Mami, isa. Sige, Kuya Danny. Learning strand 5. Understanding the self and society. Very good. And understanding the self, ma'am. Society. Sa pa. Hindi pa kasi ito. Yes, ma'am. Bigyan natin ng chance si Riza para mabawi. Learning strand 4, life and career skill. Very good. Learning strand 4, life ma'am, and career skill. Ma'am, sagot po akong isa. Yes, Joy. Ma'am. Learning strand 6, learning strand 3, mathematics. Kulang.
LS2. Learning strand six, ma'am, digital citizenship. Ay nako, hindi nakikinig si Veronica. Tapos na yung six. Learning strand one, communication skills, English. Tapos na ba yan, ma'am? Tapos na rin. Ay nako, hindi talaga ito nakikinig. Sige, okay. Hindi ko tatawagin si Angel panayang raise ng hand. Nangunguna. Ma'am, learn strand 3. Ano? Anong title ng 3? Learn strand 3, mathematical and problem solving skills. Okay, learning strand 3, mathematical and problem solving skills. Next, ilan na? Nakaapat na tayo. Learning strand 5, ma'am. Sino pa? Ma'am. Learning strand 5, ma'am. Learning strand. Ano number na ba, ma'am? Melodet. 5. 5 na ba, ma'am? LS 5, understanding the... Meron na. Meron na yan. Digital citizenship. Meron na rin yan, hindi nakikinig. Ako na. Life skills work. Tapos, anong life skills, ano yan? Walang ganun. Learning strand 2, ma'am. Learning strand 2. Anong title? Yes. Scientific literacy and critical thinking skills. Okay. Learning strand 2, scientific literacy and critical thinking skills. Meron pa ba tayong nakakalimutan? Ulitin natin. Isa-isahin natin. From LS1. Learning strand 1, communication skills in English. Learning strand 2, communication skills... Ano ba yun? Communication skills in Filipino. Saka, learning strand 2, under... Scientific literacy. Anders ba yun? Scientific, ma'am. Okay, very good. Scientific literacy and critical thinking skills. Okay. Learning strand 3. Mathematical, ma'am. Mathematical and problem-solving skills. Okay. Learning strand 4. Life and career skills. Learning strand 5. Understanding self. And society. Understanding the self and society. Okay. And yung last. Learning strand, digital citizenship. So yun yung ating anim na learning strands. Pero kung paghihiwalayin natin yung LS1 na dalawa, magiging pitong strands yun. Okay? So ang sabi dito sa question number 4, cite at least 3 work samples across learning strands which you are most proud of. So isipin na ninyo ngayon kung alin yung mga work samples ninyo sa LS 1 to 6. Talagang proud na proud ka kasi ginawa mo yon, pinaghirapan mo, natuto ka ng gusto, or any reason. Okay? Kasi kailangan, pag nagbanggit kayo, kailangan may follow-up question, may follow-up answer yon. Sa tanong na bakit. Okay? So, isipin nyo na, ha? Tatawag ako mamaya. Tatanong ako. Okay, next. Last question. Cite at least 3 significant learning you gained from the ALS interventions that you can apply in real life situations. Okay, now, ano po yung pagkakaiba ni question number 5 sa question number 4? Okay, balikan ko yung 4. Sabi po dito sa question number 4, huwag kayong malilito. Pag tinanong kung ano yung best work samples, ang babanggitin nyo po dito ay yung gawa po mismo ninyo na nasa portfolio. Okay?
yung essay ninyo, yung module nyo, yung activity sheets ninyo, quiz ninyo, yun po yung tinatanong sa question number 4. Pero dito po sa question number 5, cite at least 3 significant learning you gained from the IELTS intervention. Ang tinatanong po dito ay hindi po work sample. Ang tinatanong po dito ay yung talagang natutunan ninyo sa IELTS. So kapag tinanong kayo kung ano yung natutunan, of course, you need to mention the topic itself. Kung alin po yon. Example, halimbawa pinagawa ko po si Roxette ng activity sheet sa math. Yung conversion, di ba, ng Celsius. Ay, sa elementary pala yon. Celsius to Fahrenheit. Percentage. Sa elemo na tayo. Pinagawa ko si bata ng Celsius to Fahrenheit. Papaano ngayon nagamit ni bata yung Celsius to Fahrenheit? Ayan. So, pwede na magbanggit si learner niyan. Ma'am, kasi dahil natutunan ko yung Celsius to Fahrenheit, pag nagbabasa po ako ng thermometer, lalo pag nagmo-monitor po ako ng may sakit sa amin, alam ko na po kung ilang degrees yung isasagot ko po. Diba? So yun, nagamit mo siya sa totoong buhay. Nagamit mo siya sa iyong, ayun, yung sinasabi niya dito, nagamit siya sa real life situation. O, diba? Ano pa yung ginawa ninyo? Percentage. O, sige. Paano nyo kaya maa-apply yung natutunan ninyo sa percentage sa buhay nyo? Sa mga discounts po. Ano po? Sa discount. Tsaka pagbayad ng buwis. Very good. Isa po yun na example. Kasi po, yung natutunan ko po sa percentage, nagamit ko po yun kapag ka bibili po ako, tapos may discount, tapos may sale. O yun. So pwede nyong i-relate sa totoong buhay. O nakakadalawa na tayo. Isa pa. Kailangan tatlo eh. Ma'am, pwede rin po siya makuha dun sa life skill. Pwedeng-pwede. Pag-upload po ng mga by data, gano'n. Yes, pwede yun. O ano yung natutunan mo? Yung ano po, ma'am, yung paggawa ng by data. Okay, paano yung nakakatulong sa'yo? Nakatulong po siya nung ano, nag-apply. Very good. Yan yung mga sasabihin ninyo. Okay? Ano pa, Riza? Right of employee and employer. Okay, bakit? Para malaman ko ang karapatan ko as employee and if ever maging employer ako. Wow! And, so ganun yung mga isasagot sa question number 5. Nagkakaintindihan po tayo? Yes, ma'am. Yes! Yes, Elijah, may gusto kang sabihin? Opo, meron po akong tanong. Sige po. Okay po. Sabi po doon sa instructions, so at least 3 significant learning you gain from the ALS interventions that you can apply in real life situations po. Yes. Pwede ko po ba sabihin, for example, I learned how to take good care for me, my family, and the environment po. Yes po, pwede. Basta as long as natutunan mo yan during IELTS intervention. Di ba yung nag-life skills kayo, marami na rin kayong natutunan. Plus yung iba pang mga modules na ginawa ninyo, marami rin kayong natutunan. Di ba? So pwede mong i-mention yan, Elijah. Okay. Happy po. Birthday yeah, pala, Jaja. Thank you po. Wow. Okay. Oh, may question? May question pa ba? Meron, ma'am. Ah, sige, ano? Ma'am, yung pinag-drawing kami ng map tsaka pinag-mapping kami ng community, isa rin po yun ba sa work samples? Ano? Alin? Pinag-mapping kami na, pinag-drawing kami ng map. Ah, isa ng pa tree, pala. Ganyan, awing tree. Drawing ng tree. Isa pa pala. Yung ginawa ninyo sa life skills, lahat yes, yun po. Ay work samples. Di ba may written assignments doon? Yung mga activities na yun, ma'am. Yes, bawat isa doon ay work sample. Yung pinag-interview kami, ma'am, okay din yun. Tsaka yung nagkaroon kami yes, ng formal. Yes, pwede yun.
Pwede mo sabihin. Pinagawa kami ng play, ma'am, yung pinagkalubwa kami. It's a kind of work sample. Yes, kind of work sample po yun. Thank you, ma'am. Okay.